Bagaman wala pang eksaktong petsa kung kailan mauumpisahan ang clinical trial ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas, tinukoy na ng Department of Science and Technology ang ilang lugar kung saan maaaring isagawa ang clinical trial ng bakuna. Ito ang tinatawag na zoning system na inaprubahan ng Interagency Task Force. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ilan sa mga lugar na kanilang tinitingnan ang 6 na barangay sa Metro Manila, habang tig-isang barangay naman sa Calabarzon at Cebu. Ayon sa DOST, nasa 1,000 volunteer ang kakailanganin para sa solidarity trial ng World Health Organization, habang nasa 6,000 volunteers naman ang kanilang tinitingnan para sa independent trials. Ang priority sa zoning ay sa WHO solidarity trials, pero itiyakin natin na yung mga independent trials ay magkaroon din ng trial zones. Ang pinipili kasing lugar ay yung mataas ang incidence ng COVID-19. So yung mga barangay na naroroon o malapit doon, usually it will require anywhere between 5 to 10 barangays for a trial. Ayon pa kay Secretary de la Peña, pumirma na ang Pilipinas sa confidentiality agreement sa 7 maker ng posibleng bakuna laban sa COVID-19. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng access ang Pilipinas sa data ng clinical trial para sa ating vaccine expert panel. Samantala, muli namang binigyang diin ng DOST na hindi maaaring madaliin ang pagproseso ng paggawa ng bakuna dahil importanteng maisaalang-alang ang kaligtasan ng taong bayan. Yung pong ating tungkol sa bakuna, miski araw-arawin natin ang tanong, hindi natin mamamadali. Kaya tayo po ay sumunod sa mga sinasabi nating pag-iingat ng ating pamahalaan. Kailangan lang tayong magtiyaga dahil ang bakuna po ay kailangang maging safe. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.